Okay, sige, explain ga. Sige ate, so ang answer there is letter D ng 240,000. So, ang solution is, di ba sa first year na state rin na anong si answer? Nag 100 to list a 100 naputol-putol kaninya. So, ang 1,200 i-times siya sa 100. So, ang answer is 120,000. Inyaga, putol-putol ka ga. So, ang katong-tong... Wala na po siya. Putol. Sa ano sa second year 100, so 3 years naging 3,000 man ang rate, so 300,000 kare. Hello, rental man, so kare, I divide siya sa 3 niya ate wala gid ko na dapat ka. Niya wala ka gid na mo nabatian. Ano to te gadol. Wala dula. Karen, ikaw na lang, anay. Pagkita ka, anay, sang ano, ninya, signal. Sige. Signal. Okay, ikaw na lang. Sige, ako na, ako na lang ma-explain. Ano, sige, so. Anong answer mo? Ang answer diri, letter C, 180,000. Oo, 180. So, okay, diba, meron siya sang 3 years na ano, na... tawag sino na rent. So, sa first year, mayara siya sa 1,200. So, i-times lang natin siya sa 100 nga per 100 per square meter. So, also, magiging 120,000. For the 2 consecutive years, nagtaas siya sa 3,000. So, okay. The second year, i-times po siya sa 3,000 times 100. So, magiging 300,000. Same as sa third year. So, i-total mo lang siya. So, magiging 720,000. Since average man ang ginapangita, i-divide mo siya sa 3. So, 720,000 divide 3, magiging 240,000. So, ang question man diri is, what amount of rental revenue? Ang what rental revenue? So, sa 100... for the month of September 30, 2019. So, 240 na total rental revenue, i-times mo siya sa 9, so September 30, so October, November, December. So, meron siya nga 3 months nga na-expired, so times mo siya sa 9. So, times 9 divide 12, so 180,000. So, letter C ang answer ate. May additional ka, Christian? Mala. Wala. Tama naman. Oo. Tama siya. So, okay, move on ta. Mag-move ta sa finance lease. Finance lease. So, di ba operating lease yun kanina? So, next is finance lease, which is, so we have two types. We have direct finance lease and lease type. Sale type. Ay, sorry. Sale type lease. So, ang direct lease, anong direct lease, Christian? Christian, ano ang direct finance lease? Page 429. Ah, ito. So, the lessor in a direct financing lease is actually engaged in the financing business. So, dito sa direct financing lease, ito yung ano,
arrangement. Ay, hindi. Nag-robot-robot ka, ga. Hello? Oh, sige, okay na. Robot? Sige. Ara. Dito sa robot. Direct financing lease is, ito yung arrangement between the ano. Hello? Opo. Oh, hello? Okay na. Robot? Okay na. So, dito sa direct financing lease, ito yung ano, dito is, a lessor in a direct financing lease is actually engaged in the financing business. So, dito is, arrangement to between a financing entity and a lessee. So, dito daw sa income of the lessor is only in the form of interest income. Then, no dealer profit is recognized because the fair value and the cost of asset are equal. Yun po. Okay. So, pagkaiba nila sa direct financing, recognized lang only interest income. While sa sales type lease is recognized sila ng interest income and gross profit on sale. Opo. Okay. So, we have the accounting consideration. Damo galit ni. Okay, sige. Damo ginti. Kaya pa siyang powers. Diri lang ta siguro sa direct kag finance kag ano sales type. Ang tapuson ta. Sige, ate. Ha? Opo. So, sige na. Wala pa ko ka-study di dirigid. Kaya mo na ni Christian ate. Christian! Oh, go Christian! Naubos ang powers na. Ala, naubos eh. Powers ko kanina sa ano? Quiz. So, oh, same tayo. Alam mo lang tinama. Ganyan talaga. Itlog! So, sige na. Sa ano ta? Direct finance lease. How to compute? Mutation. So, kailangan na natin dirisang ano, ate? Present value? Actually, to previous, may kailangan mo natin sang ano. Basta sa finance lease, may ara na siya sang present value. Finance. It's either kay Liti or Lysor. The computer sa finances. Diba kanina, itong may implicit rate opo, and opo. Incremental rate. Yun siya. Present value, man gihapon to siya. So, we have the accounting consideration. May ratas ang gross investment. So, this is equal to the gross rental. Okay, gross rental for the entire lease term plus absolute value. Ay, absolute amount of the residual value. Whether guaranteed or guaranteed. So, meaning, diri kay Lisi, di ba kay Lysor kanina, gina-ignore niya lang si unguaranteed? Opo. Pero diri kay, ano, Lysor, gina-account siya. Mm-hmm. So, sa pag-compute natin sa iyang gross income, gina-account na to ang ano siya, ang guaranteed or unguaranteed. So, kay Lysor. Residual value. So, ang net investment in the lease, this is equal to the cost of the asset plus the initial direct cost paid by the lessor. So, the net interest, the difference, okay na siya. So, sa, wait lang ha. Meron ko kudi-kudili pero nakalimutan naman dito. Hello? Hello, Christian? Dito, ayan, okay. Alam mo, wala signal. Dirita sa ano? Example? Illustration? Saan? Sa illustration tayo. Where?
Sa number, letter D. Ah, okay. Ang initial direct cost? So, ang initial direct cost is... added na siya to the cost of the asset to get the net investment in the lease. Dito tayo sa illustration para mas madali. Hello, hello. Christian? Okay, okay. Kala ko wala. Nawawala ako. Sige lang. Tuloy lang, te. Opo. Sige. Dito tayo sa illustration ng direct finance lease. Oh, sige, ate. Sa 430. Sige, te. Actually, meron akong ano dito. May mga shortcut ako dito. Pero hindi ko siya ma-explain. Nakalimutan ko din kasi. Sayang. Oo. Meron dito computation ng ano. May computation ng ano. May computation ng gross income. May mga computation ako. Sige lang. I-share ko lang ito sa inyo sa sunod, ha? Hindi kasi ako nakastudy talaga ate. Kanina. Okay, dito tayo sa illustration. Direct financing lease. Karen, wala na talaga si Ken. Sige, ako mabasa, te. Sige, ikaw lang, Gabi. Oh, sige. On January 1, 2020, lessor company leased a machinery to another entity with the following details. So, cost of machinery, 1,518,000. Year 500,000, lease term 4 years, useful life of a machinery 4 years, implicit interest rate 12%, present value of annuity of 1 for 4 years at 12% is 3.0373. So the initial problem is the determination of the annual rental, which will give the lessor a fair rate of return on the net investment in the lease. So the procedure is to divide the net investment in the lease to recovered from rental by present value factor of an annuity of 1 for a number of periods using a desired rate of return to get the annual rental. So, diri sa dalom, so makita man ang computation. Oh, sige. Explain mo muna yung problem. Explain mo muna yung problem. Oh, sige. On January 1 daw, si lessor company, mayara siya nawala. Cost the song. Hello? Aara na. Sige, play lang. Sige. So, ang cost of machinery ni lessor is 1,518,650. Tapos, may ara siyang annual rental payable sa every year na 500,000. So, ang lease term niya is 4 years. So, pero ang useful life sa machinery is 4 years pa din. So, meron siyang implicit interest rate na 12%. So, para makuha natin ang net investment, so, kuha natin ang gross rental or the lease receivable. So, di ba ang rental niya, is 500,000 a year. So, i-times mo lang siya sa useful life niya nga 4 years, so meron siya nga 2 million. And then, ang present value of gross rental is equal to the machinery. So, ang 2 million na gross rentals, i-minus lang natin sa cost of machinery na 1,518,650. So, muna to ang maghimo na unearned interest income. Okay. So, ang iyang ano, for the so ang sa ang ano ang measurement niya sa unearned interest is yung annual rental lang at saka present value cost of or cost of ate. Machinery. Okay. Opo. Okay, okay. Cost of asset. Tapos then, cost of asset ate.
ang rentals niya, i-times mo lang sa useful life niya. Okay. Useful life ba? Saan? Saan ka na? So, 4 years. Useful rentals or this? Okay, 4 years. Nagkataon lang yan na parehas kasi. Ganit. Nalibog po ko. 4 years. Pero ano ba dapat? 4 year ay useful life or ano? Lease term. Ate, useful life niya ate? Ha? Wait lang. Ano the next level about? Depende. Paano depende siya, ate. Paano siya? Depende. Ano ang consideration? If ano, i-exercise yung ano, purchase option. Since ano to, di ba, yung point of view to ni Lesor. Opo. Oo. Tama ba? Yes. Yun. Opo. Pag na-exercise yung ano, yung purchase option, ang gagamitin is useful life of machinery. Tama ba? Okay. Then, pag hindi siya i-exercise is either the lease term or useful life of machinery, whichever is lower. Okay. Okay. Kaya nga niya, okay, same sila 4 years. Gani, medyo tricky siya na. Eh, basta yung susunod. No po, ate. Okay lang kung same tanan na problem. Same nga din, no? Sana nga. So, ang ganito natin is ang useful life. Oo. Depende daw sa consideration. Oo. Kung the ACC, kay Given Tom. Man siya. Si Toms, oo. Si Toms. Oo. Na-remember niyo si Toms? Oo. Transfer of ownership. Charot. Oh, yeah. Ah. So, sige na. Toms, ano yan? Si yung ano? Toms. Yung option. Sige na. Oo. Si M, material. Yeah. Or major tama part. Oo. Tapos yung si S is tapos, ano yung substantial. Substantially? Uh-uh. M, material. Tapos si D. Okay, tanawang tabi. Nakalimut po ko. Transfer of honor. Ano si Tom, ganit ate? Oo. Ano ganitong O? Ano ganitong O ate? Option. The purchase. Ay, option. Oh, sige. Okay. Siya lang wala ko na din. Sige. Ayun ta. Sige, ate. Ta yung ano, next, ano, illustration. Next. Aring may... Ito na, sa amortization. Ah, sige yan. Oo. Or sa next talaga na illustration. Ay, pares lang. Ah. Ikaw, ate. Pares lang na 4 years. Yes, man. Useful life talaga. Dali man to yung artist. Ang usually kasi dito is ang computation, ang question ko dito sa list. Sa finance list is kung ilan ang gross profit, gross income. Yun siya. Tapos kung ilan yung ang unearned interest. Oo. Tapos, kung ilan ang unearned interest. Oo. Tapos, kung ilan ang net investment. Yun siya. Ilan yung na-recognize na. Oo. Tapos ang COGS. Yung ano, te? Alam yung COGS. Cost of goods sold. Yun cost siya yung usually na ano question dito. So, ang kailangan man lang natin dito is ano siya, kanang identify natin siya kung operate. Ano yun siya, yung direct siya or sales type list. Ano gani yung sales type list? Question? Sales type list. No. Hello? Dudulatapod ko ba? Question? Ano daw, ate? Ano gani yung sales yung type tanong? List? Anong sales type? Ano siya, te? Nag-rec...
Sales type lease. Ano mo ma-identify na direct lease siya or fine or sales type lease? Sales type lease siya kung si lessor is dealer or kaya manufacturer. Tama? Ayo. Oo, ate. Kita ako. Nakita ko na. Nakita niya. Dudugayan ka mo. Yan siya. So, kailangan lang natin identify kung ano siya. Direct lease or sales type lease. And then, under direct lease and sales type lease is may erat na sa computation for the gross income, net asset, and earned interest, then the COGS. Oo, COGS. Naton. So, so, kung isa-isahon natin, isa-isahon pa natin ni Rug. Hindi na siguro? Hindi na siguro, ate. Dito, tatlo sa ilan, na lang ito nabilin. Gali. Sige lang. Tal. Tapusin na lang natin ito. Mag-answer? Ha? Mag-answer tayo? Sige, ate. Sige, te. Anong... Sige. Last okay, naman na ata. Ano nga chapter, te? Ay, hindi pa. Meron pang ano, yung... Sales, tapos... Meron akong ano ako dito, audit type na question. Pero... Ito bago. I-try daw. Pero yung bukas, di ba, ano? Intermediate type? Intermediate type pa man lang. Intermediate type pa lang muna. Intermediate type muna tayo, isa-isa. Oh, sige, ate. Oh, sige, ate. Itay lang good natin. Inside my book man na guide. Hindi ko kasi siya ma-explain masyado ngayon. Kay... Sana ganyan yung sa ano, advance. Kaya mo. Na ano? Bakit? Ano sa advance? Ha? Wala. Wala ate. Okay lang. Yan napagdaanan din namin yan. Recorded kasi. Ay. 83. Magsagot tayo, te. Magsagot tayo. Naghanap ako ng question. Ano madali lang? Pwede yung madali. Ate, ah. Ha? Oh, ikaw bahala, ate, ah. Na. Hindi naman yung masters, oy. Are. Master. Yan. Sales type please yan ha. Oh, mahirap ito. Kahit na ako, hindi ko maintindihan. Sige, mag-brainstorm tayo. Kaya ganyan natin interest income. Parin, ikaw lang tigbasa, Gabi. Eh, wala na ako. Sige, go. Vanderbilt. Sige. So, basahin ko ng problem. Vanderbilt Company. Sige, go. Siya ang ma-explain. Siya ang ma-explain. Sige, mabasa na ko. Vanderbilt Company is a dealer in machinery. On January 1, 2019, a machinery was leased to another entity with the following provisions. Yun. Lease term and useful life of machinery, 5 years. Cost of machinery, 8 million. Residual value unguaranteed, 1 million. Implicit interest rate, 12%.
Present value of an ordinary annuity of 1 for 5 periods at 12% is 3.60. Present value of 1 for 5 periods at 12% is 0.57. At the end of the lease term on December 31, 2023, the machinery will revert to Vanderbilt. So Vanderbilt incurred initial direct cost of $300,000 in finalizing the lease agreement. Question number one, what amount should be reported as an earned interest income on January 1, 2019? Christian, explain. Ano explain ko ate? Yung problem lang. Yung problem lang. Ay, yung problem. Opo. So, si Vanderbilt Company is a dealer siya. So, ano to, sales type list machinery. So, in January 1, 2019, a machinery was leased to another entity with the following. Wala siya? Wala ka, Christian. Mission. So, may annual na 3 million. Then, the list is 5. Hello. Ayan. Hello? Yes po. Oh, sige, go. Hello? Hello. Pabatian ka. Ayan, meron na? Oo. Nasaan ako? Saan ako natapos? Simula? Sa... Okay, dito ka na sa annual rental. Sa? Annual rental. As annual rental, payable end of each year na 3 million, then lease term and useful life of machine na 5 years, cost of machinery, 8 million. Residual value and guarantee is 1 million. Then, implicit interest rate is 12. Then, ang PB of ordinary annuity ng 1 for 5 periods at 12% is 3.16. Then, yung PB of 1 for 5 periods is 0.57. So, at the end daw ng lease term on December 31, hello? Yes po. Ay, narinig pa. Continue lang. December 31, 2023, the machinery will revert to Vanderbilt. So, ibabalik daw after na ano, end term. Okay. Tama ba term? Hindi. Oh, tama. Tapos, ang tanong, what amount should be reported as unearned interest income on January 1, 2019? Sagutan ko na rin yung one. Sige. Tapos, explain mo, ha? Sige po. Okay. So, first is, alamin mo natin yung accounting consideration ni sales type lease. So, the same lang naman siya kay direct finance lease, may dinagdag lang. So, first is yung gross investment. Alam naman natin yun yung gross rental for the entire lease term. Paano makuha yun? Yung annual rental times mo lang sa ilan yung lease term. Annual gets? Rental times yung ilan yung lease term. Term. Ilan yung lease. Apo. Times 5. Apo. Okay. So, ano ito ang product niya? Magiging... Ito yung gross rental. Okay, sige. Apo, 15 million. And then next is yung, so para makuha natin an earned interest income, di ba yung difference between the gross rental and then yung net investment in the lease. Ano daw? Okay. Yung, para makuha natin yung unearned interest income, yung difference between gross rental and gross investment. Gross investment. I don't know. Net investment in the lease. Yung una, gross investment minus net investment in the lease equals to unearned interest income. Okay. So, isa yun dito sa ano pala tayo, gross investment, plus mo pa yung ano, residual value, whether guarantee or unguaranteed. Unguaranteed. So, either of the two. At basta yung add siya. Okay na? Kasi 15,000, i-add natin yung residual value na 100. Ay, 1,000 pala. 16,000. 1 million ate. 1 million. 1,000. Next na. Then, okay, next. I-less mo lang yung net investment in the lease. Paano mo ko yung net investment ni sales type? Opo. Ano? Paano siya? So, yung present value ning gross rental, yung 3 million, 3 million, di ba, per annual? Yes. Times yung PB of 1, PB of ordinary annuity, yung 3.60.
Okay? Okay. Then, yung receipt, yung residual value niya is, yan mo rin, present value mo. Present value lang. So, 1 million times 0.57. Okay? Okay. So, yung ano ang net investment in the list natin is 11,370,000. Then, i-minus mo lang sila, yun yung unearned interest income for January 1, 2019. Yun po. Bali, ang sagot is letter A. 613. Ah, okay. 4 million. So, number 2, sagutan mo na din. Christian. Sige, go. Christian. Ano? Sige na, kasi hindi ko ito nasabihan. Kaya mo yan. Makinig kami sa'yo. Ikaw muna ngayon ang mag-share. So, ito pala yung note, if yung ano, if the title to the underlying asset will transfer to the lessee at the end of lease term, yung residual value is ignore na lang. Mm-mm. Ignore siya. Ignore. Pero kung hindi siya matransfer, isama. I-add. Isama po. I-add natin. Okay. Opo. Ah, okay. Next na, number 2 na. Oo. So, number 2, what amount should be reported as gross income on sale in 2019? So, dito kasi, ano ba yung sagot dito? Letter B daw eh. Oh. Letter B. Pero paano? Pa, wait lang, ha? Sales? Wait lang. 8 million. Ah, okay. So, di ba para makuha natin yung gross income is yung... Paano naman? Ano ba yung tanong? Ano yung tanong? Gross income. Ito. What amount should be reported as gross income on sale in 2019? Para makuha natin yung, di ba, ano, ano yun? Sale minus cost of goods sold, di ba, te? Tama ba? Para makuha natin ang, ano? Ano lang? Sale minus cost of goods sold. Ang ano ko dito is gross rentals plus ano residual value. Gross rentals. Ano yung gross rental? So, ang sa... Ayun kasi yung nasa ano dito. Ano ba naman dito? Yung libro. Hinati niya sa dalawa. Christian? Ang guarantee tsaka ang guarantee. Oh, hello? Ulitin mo daw, Ben, na wala ka kasi. Ay. Ayan, okay na? Oo. Okay. Ulitin mo daw, ga. Sa gross income. Sa gross income? Oh, number 2 tayo sa number, gross income. What amount should be reported as gross income sale in 2019? So, para makuha natin yan, first is yung, ano ba yung selling price natin dito? Di ba yun yung, ano, yung net, ano, net investment in the list? Yung 11,370,000. Galing yung 11,3. Ay, oo. Di ba? Tapos, minus po yung cost of goods sold, which is yung cost nung machinery. Gets value po? Value of investment. Opo. Minus mo lang yung cost of ano, goods sold, which is yung cost of machinery na 8 million. Okay. So, kailangan natin palaunahin, ano, i-compute yung ano, net investment, no? Opo. Then, i-ano mo lang. Tapos, yung, wait lang. Wait. Paano nagka-in direct cost to? Initial direct. Ay, may given? Meron given. Oo. Ayun, 300. Ayun, i-minus mo lang, deduct mo lang. Then, yung magiging sagot doon, yun yung gross income on sale na 3,070,000. Yun yung para sa ano. Explanation nito, dalawa eh. Guaranteed tsaka unguaranteed. Pero same lang naman nung answer. Oo.
Pero ano? Paano ba na kuha yun? Since ito siya is reverted, ibalik pa rin. So, ang gamitin natin na approach is, ano? Guaranteed? Diba sabi mo kanina, Christian, if, ano, if, if it is reverted, then the residual value is ignored if the title of the underlying asset will be, will transfer to the leasing. That's so, revert to bit. So, so, anong gamitin natin? Itong guaranteed or unguaranteed na approach? Since yung ano dito, te, yung residual value is unguaranteed, unguaranteed yung gamitin natin. Tama ba? Okay. Oh. Para makuha yung 10,800,000, is yun yung ano, PIBO ba ng ano, 3 million? 3 million na annual rental times 3.6, yung PIB of ordinary annuity of one at 12%. Yung lalabas 10,800,000. PIBO of? 3.6. Ah, okay. PIBO of ano, ano, Christian? PIBO of 3.6 at 12%. PIBO of ordinary, ah, okay. Present value of ordinary annuity of 1 for 5 periods at 12%. Okay, nakuha ko siya. Paano nakuha yung 7,430? Wait lang. Paano nakuha yun? Okay, be. So, if ano daw? So, since, di ba ano siya? Unguaranteed yung residual? Oo. Oo. So, since ang tanong is yung gross income guaranteed on sale in, unguaranteed. Cost of asset minus anong gina-minus? Direct ano? Yung ano? Yung 1 million. Nice. Ano na kayo 7,430? Ano sa kuha ang 7,430? Alam ko na te. Di ba yung cost ng machinery 8 million? Oh. Cost diba of machine. 8 million, di ba? Yes. Oo. Then present value niya? Then since na ano yung ano natin residual natin is unguaranteed guarantee dapat exclude natin yung ano present value ng residual value yung 1 million times 0.57 nakita niyo yung 570,000 minus mo do sa 8 million para makuha mo yung cost of goods sold. Ah, okay. Yeah. Wait lang. Yeah. 1 million. Tama. Sige. Then, minus mo lang yung initial direct cost.